Hello, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Ginoong Edgardo G. Galiega Jr. ang inyong makakasama sa araw na ito para magbigay ng patnubay at gabay para sa paggamit ng Google Classroom para sa mga bata at ganun din sa mga guro. Marahil tinatanong nyo kung ano nga ba ang Google Classroom. Ano nga ba ang Google Classroom? At ano ang gamit ito para sa mga mag-aaral at guro? Ang Google Classroom ay isang sistema ng pamamahala ng pag-aaral, LMS or Learning Management System, na naglalayo na gawing simple ang paglikha, pamamahagi at pagmamarka ng mga takdang aralin at pag-akit ng mga mag-aaral sa pag-aaral sa online man o malayuan o ang tinatawag nating distance learning. Ang Google Classroom ay isang libreng application na idinisenyo upang matulungan ang mga mag-aaral at guro na makipag-usap, makipagtulungan, mag-ayos at pamahalaan ang mga takdang aralin at marami pa. Pinakilala ito bilang isang tampok ng Google Apps for Education kasunod ng paglabas sa publiko noong August 12, 2014. Let's go! Google Classroom for student or a student. Google Classroom Setup. Proseso o paraan ng pag-setup o pag-setup ng Google Classroom para sa mga bata. Una, pumunta tayo sa browser na meron tayo sa ating computer na ginagamit at itype ang classroom.google.com. At i-enter. Pangalawa, kapag nakapasok na tayo sa Google screen, makikita ang sign in para sa inyong Google account na gagamitin. Kung ito ang unang beses nyong magsa-sign in sa Google, yan ang makikita ninyo. Pero kung hindi naman, idedirekta kayo nito papunta sa mismong screen ng Google Classroom. Gamit ang active email account ng inyong anak o magulang, dapat po ay nakapangalan sa mga batang gagamit ito ng Google Classroom. I-login ito para kayo ay makapasok sa ating Google Classroom. Kung ito ang unang beses na kayo ay papasok o pumasok sa classroom, ito ay empty o blanco pa. Pero kung kayo ay dati nang nakapasok o gumagamit ito, makikita ninyo ang inyong nakaraang mga klase o classroom. Pangatlo, para tayo ay makapasok sa ating mga klase o classroom, tingnan ang kanang itaas na bahagi ng inyong screen at pindutin ang plus sign. At pindutin ang plus sign button at pindutin ang join class. And then, i-re-required kayo o tayo na ilagay ang class code para naman makapasok tayo sa klase or subjects na meron o ibinigay sa atin ng ating guro. Ang class code na ito ay binubuo ng 5 o hanggang 7 letra. Walang space o simbolo na ginagamit dito. Ilagay ang class code at pindutin ang join button na makikita sa kanang itaas na bahagi ng inyong screen. At pag napindot na ito, makikita nyo na kung ano ang nasa loob ng inyong classroom. Paalala, bago magpatuloy sa kasunod na step, dapat meron na kayong class code o invitation link na galing sa inyong guro. Inside the Google Classroom. Ano nga ba ang makikita sa loob ng Google Classroom? Narito po ang mga sumusunod. Dito makikita ang iba't ibang section na may natatanging mga tampok at layunin para sa mas maayos na pag-aaral ng mga bata sa digital. Una, narito ang main menu na makikita sa kaliwang itaas na bahagi ng inyong screen. Dito makikita ang classes na meron kayo sa loob ng classroom. Calendar, para makita naman ang mga darating na klase o mga naka-schedule na klase. To do,
Dito ay inyong makikita ang mga gawaing naka-assign, natapos na at hindi pa natatapos o missing o nawawala. Archive class or classes. Dito ay maaari nyong i-archive ang mga klase na natapos na. Kung di nag-archive ang isang guro ng klase, patuloy nyo itong makikita bilang isang mag-aaral at guro sa klase dito sa inyong pahina ng mga klase. Hindi maaaring i-archive o delete ng mga mag-aaral ang isang klase. Kasunod, setting. Dito naman makikita ang mga setting ng class notification, comments, at mga klase na kung saan ka naka-enroll. Maaari mo itong baguhin ayon sa nais mo. Pangalawa, sa gitnang bahagi, dito makikita ang section para sa stream, classwork, at people. Sa stream section, dito ay maaari nyong makita ang post ng inyong teacher para sa mahalagang announcement or updates para sa klase. Ito ay para ring isang FB or Facebook na maaari kang mag-comment at post base sa isinet na restriction ng inyong guro at makikita ng mga mag-aaral o kaklase kung ano ang mga takdang aralin na nakapost o darating. Ito ang puntahan para sa mga mag-aaral na nais tingnan ng mga mensahe o magbahagi ng impormasyon. Classwork o mga gawain sa klase. Dito naman makikita ang pinost o inilagay ng mga tagapagturo o guro na mga takdang aralin o pagsusulit, mga ibinabahaging material na pang-edukasyon sa klase. Maaari ninyong tingnan o balikan ang mga topic na inyong napag-aralan. Tandaan, kapag ang isang gawain na nakalagay sa inyong classwork ay missing, ibig sabihin hindi pa ninyo ito naipapasa o naisasubmit sa inyong guro sa Google Classroom. At kapag ang remarks naman na nakalagay ay submitted or done, ito ay tapos na at naipasa na ng maayos. Karagdagang kaalaman. Paano nga ba magpasa ng file o submit base sa pinasang gawain ng guro sa classroom? Narito ang proseso. Pumunta sa classwork at pindutin ang ipinasang gawain ng guro. Ito man ay Google Form, document file, at iba pa. Sagutan ito ng naayon sa kung anong nais ng guro bago ito i-submit. Kung tapos na itong sagutan, tiyakin na naipasa o napindot ang add or create button kung dokumento ang pinapapasa ng isang guro. O mark as done kung Google Forms ang pinasasagutan ng guro. Kasunod na section, people. Dito sa section na ito, makikita ang pangalan ng mga guro o guro at listahan ng lahat ng mga mag-aaral o klase na nakatala sa klase. Dito ka pupunta upang makita mo ang iyong guro at mga kaklase kung sila ba ay naka-enroll o nakapasok sa klase sa particular na subject. Ngayon, inyo nang pakatandaan ang bawat section, gamit at halaga ng mga makikita sa loob ng Google Classroom. Ang bawat bahagi na makikita dito ay makatutulong sa inyo bilang isang mag-aaral ng paaralang elementarya ng Molino na kumuha ng blended digitized na modality para sa distance learning. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po meron po tayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!